Nakatakot siya po yung introduction na niyata mo yun. Wala pong talagang magaling. Ang Diyos lamang po ang magaling. Amen? Kaya nga po at ang sabi dun sa Psalms 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness, for great is the Lord. Great are you, Lord, and you are greatly to be praised. So today, let us bless the Lord. Bigay po natin lahat. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. We will bless the holy name of the Lord this morning. Come on! Balangan po, kulang pa. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Come on, hand of praise sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan na yung pong taktika, the bait of Satan. Pag pinag-uusapan po kasi ang taktika, ito po isang napaka-importante maging sa mga manlalaro po, mga sa sa basketball. Meron pong taktikang ginagawa yung mga manlalaro, di ba? Tapos, abang sila yung naglalaro, tapos magsusot siyang ganyan, fake lang pala, nakalundang ng kalaban, nakashoot, yung mag-shoot. Taktika po, yun, ng mga manlalaro. Yung pong taktika din ng mga, yung pong mga marunong sa dama, chess, sino po yung, usap pa yung dama ngayon eh, parts? Di ba yung mga... Tapos ang gagawin po ng isa, yung pong kanyang taktika, magpapakain. Ang dami nga namang kinain, tapos hindi niya alam, yun pala ang magpapatalo sa kanya. Ganon din sa chess, yung pong mga official ng mga manalaro, isasacrifice nila para lang sila manalo. Taktika po, ganito po ang ating kaaway. The bait of Satan. Beware of Satan's scheme, yung kanya pong taktika. Dahil gagawin po ng ating kaaway ang lahat para hindi po siya matalo. Pero alam po natin, victor na po tayo. Pero Satan will never accept defeat without a fight. So hanggang po nga andito tayo, gagawa po siya ng paraan para po masila niya ang bawat isa sa atin. Gaya po ang sabi ng 1 Peter 5:8, ay basta sa, hindi ko alam kung 1 Peter 5, basta sa 5:8 po yun, I forgot the chapter. The devil is like a roaring lion seeking for someone. Tama, 5:8, 1 Peter 5:8. Be alert and be sober of mind. Your enemy, the devil, prowls like around like a roaring lion. Roaring, mamatakot nyamu po. Nananakot na lang po ang ating kaaway at kung tayo ay matatakot, matatalo po tayo sa kanyang taktika. Beware of Satan's schemes. Pinag-usapan po natin yung pong mga iba-ibang taktika, yung pong false doctrine. Marami po tayong pinag-usapan patungkol sa false doctrine. Yung kaligtasan ay nasa religion. Yung kaligtasan ay nasa mabuting gawa. Yung kaligtasan ay nasa pagsunod ng mga kautusan. Pero alam po natin, yung pong kaligtasan, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ang sabi po ng John 14:6. Hallelujah. At yung pong patungkol sa greediness, yung complacency, ayan po'y mga bahagi pa lamang at marami pang gagamitin taktika ang ating kaaway para po masila niya ang bawat isa. Kasama po ng ating pag-uusapan ngayong umaga nito, yung pong taktika niyang bitterness. Beware of bitterness. Yung pong anger and disappointed, disappointment at being treated unfairly. I believe ang bawat isa po sa atin, nakaranas na po tayo ng unfairness. Yung offenses, na-offense po tayo. So ang tanong po, how did you respond? Paano po natin talagang yung bitterness, yung pong offenses, paano po tayo talagang, tayo ba ay talagang yung resentment, yung grudge, grievance, ill feeling, tapos extreme dislike, hatred, anger, wrath, rage, karalda po, hot temper, bagya mong kabit at nakakapari buntok, bagya mong kabit, makabusangot ka, di ba? Ito po yung part of bitterness. Itong nagiging bitter po,
parang eh nakatagil. Bagya mong kabid. Anong karagal? Sasagot kang agad na. Anyway, offense, ne? Yung galit, pagkapuot, pagkamuhi, pagkapuot, ang sama ng loob. Ito ba? Simple lang, pero laging nandito nakikita, laging mainitin ang ulo. Mainitin ang ulo. Hindi po yung, hindi, ganun lang talaga. Kaya mainitin ang ulo ko, nilalagnat lang ako. So sabi po ng salita ninyo, what's over is other to make sure that no one misses the revelation of God's grace. And make sure no one lives with the root of bitterness sprouting within them, which will only cause trouble and poison the hearts of many. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at kaluluwa at aming mga pandinig upang sa aming pag-uwi sa aming sa bahay sambahang ito, mula sa bahay dalangin ng ito, o Diyos, magdadala po kami ng bagong kalakasan, bagong tibay ng pananampalataya, at ito, o dakilang Diyos, ay mananahan lamang kami sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako na ikaw ang siyang aming makakatulong, na ikaw ang siyang aming laging sasaamin, hindi mo kami iiwanan at pababayaan. Maging sa bawat pangangailangan, o dakilang Diyos, hindi kami matitinag dahil kasama ka namin. Kaya nga, dakilang Diyos, hayaan mong patuloy ang iyong presensya ay manatili sa kabuuan ng aming sanktuwaryong ito. Ang iyong presensya ay manatiling manuot sa bawat puso ng bawat isa sa iyong mga anak sa umaga ito, o dakilang Diyos. Nang sa gayon, at yung ating pag-uusapan ay maging tagumpay kami at ito, o Diyos, ay mapapalitan ng pagmamahalan. Sa kilang Diyos, dakilang Diyos, alam po namin, wala kaming ibang maitaas kasama ng iyong lingkod na gagamitin maliban sa iyong dakila, matamis at makapangyarihang pangalan. Ikaw, o Diyos, ang aming pupurihin. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa papangpalakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kung minsan po, parang titignan natin, bitterness parang isang maliit na bagay lang, pero pag hindi po natin ito, if bitterness will not be treated properly, magbubunga po ito ng hatred. Kung minsan, anger lang. Yung anger, hindi pa eh. Pag nagalit ka doon sa traffic, tapos hindi mo inalis yung galit, hindi mo namamalayan, magiging bitter ka na. Kaya nga po dito sa ating, make sure no one lives with a root of bitterness, yung pong ugat ng pait. Kailangan po talaga hanggang sa kailali-laliman, yung pong mulberry tree, itong titignan po natin yung mulberry tree, maganda po ang kanyang halaman, tapos sa yung kanyang pong ugat, bago mo siya makita, 12 feet muna. At tapos yung kanyang ugat, talagang kumakalat, matibay na matibay po. Kaya lang ang sinasabi po ng salita ni Jesus, hanggang hindi po naalis, maging sa kaugat-ugatan, yung pong bitterness, ay hindi po mawawala ang galit. At magiging, kumisan tampulang, nagiging galit, nagiging puot, and it will lead to murder. Remember, yung pong James 1:14, every man is tempted when he is thrown away of his own lust. When lust hath conceived, bring it forth sin. Then when sin is finished, bring it forth death. So, kailangan po pati sa ugat. Kasi po, pag hindi naputol yung ugat, pag pinutol yan yung mga sanga, alam po natin, yung mga nagahalaman, yung mga nagpa-plantito dito, putulin yung sanga, di ba, tutubo pa rin, lalo na po rin kalamungge, bali po rin kalamungge. Anong kalamungge? Malunggay la po rin, malunggay. Putulin mo lang yung, dyan, kahit anong putulin mo yung mga sanga, ano pa rin yan? Kailangan po putulin yung ugat. Ganito po ang kinakailangan po nating hamon po ng ating pananampalataya na maging sa pinakailalim po para po managumpay tayo. Hindi managumpay ang ating kaway dito sa kanyang taktika patungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Yung pong isang sumulat ng the bait of Satan, kung minsan, there are those who are truly offended naman. Pero kung minsan, wala mang kabagay-bagay, meron pong mga iba na nag-offended lang.
Kala nila na na-offense sila. Kaya nga po, napaka-importante po itong, this is the last Sunday na pag-uusapan po natin ang bagay nito. Pero it doesn't necessarily mean na po yung bait of Satan will stop here. Marami po pong gagawin ang ating kaaway. And these are only some of the few, among the few na ginagamit po ng ating kaaway para po mahila niya ang ating pananampalata. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Yung pong many will be offended, ito po yung ating pinag-uusapan, many will lose their faith because of bitterness. Many will lose their faith. And if, sabi ko nga kanina, if bitterness will not treated properly, ito po ay maglilid. Bitterness will take away your joy. Bitterness, aalisin po ng bitterness, maalis po yung kagalakan sa atin pag tayo po ay nanatiling bitter. Nagalit pero hindi naalis, hindi na-treat properly yung anger, naging bitter ka, kaya nga po yung kagalakan nawawala po. Kaya nga dito po, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Every day is a day that the Lord has made. Kaya we will rejoice, we will rejoice. At wag po natin hayaang talunin po tayo, igu po tayo, ibagsak po tayo. Itong maliit na bagay lang, maliit na bagay pero napakalaki po pag ito po ay hindi na treated properly. It will take away your joy. Yung isa pong pamilya nag-outing para magsaya. Pagdating po sa kanilang pupuntahan, nalimutan ni Mrs. yung isang importanteng kailangan nila, thermos. Akalingwaan niya pong Mrs. yung thermos. Nagalit po si Mr. Doon po sa kanyang galit, simpleng yung pong galit ni Mister, hindi na naalis. Hanggang sa nila pong pag-uwi, hindi sila nag-enjoy, nasira po yung, dahil sa thermos, nasira yung lakad, nasira yung dapat sanang masayang gathering ng family just because of bitterness. Hanggang sa pag-uwi, talagang dakdak na pong dakdak, at parang dakdakerong Mister ni lalaki niya. Dakdak na pong dakdak, Mister. Ikaw kasi, ang bobo-bobo mo talaga. Ang sabi po niya sa kanyang misis. Sabi naman ni misis, ang bobo-bobo ko talaga. Kaya nga, ikaw ang napangasawa ko, sabi niya. Kahit po sa church lang, kumisan, tayo pong mga nagmamaneho, di ba? When was that? 2 days ago, andun po kami sa Nepo Mall, bumibili ng tinapa, smoke fish, sisilan tayo, smoke fish. Kasi po, mayroon naka-park, of course, pag may naka-park, mag-ano ka muna, you wait for parking spot, may alis. Nakaparada po ako doon, and then, true enough, mayroon namang lumabas, dapat umastar siya, sumulong ako para nakaharang ako eh, sumulong ako. And then, nakaalis na po. And then, on my way paatras to park, meron pong isa, talaga, shock! Inguhan niya, itagal akong parking spot! Eka po, magiligit ka po. Pero if you will alagaan mo yung anger na yon, magiging bitter ka na, hindi na po ako makakapag-press ngayon kasi bitterness yung ating topic. Kasama ko po yung apo ko. Siyempre, ano yan? Tingwaan eh, bigla kayo pangyawang, linaweke. Ah, patay malisya na ako lalawin. So, tapos, sinala ko na po yung awang. Tapos, anong ginagawa mo? Sabi nga po, mag-pray tayo, para malis po yung anger, hindi maging bitter. Ganun po ang gusto ng ating kao. Sige po, parang paano Panginoon. Hallelujah. Mga simpleng bagay. Minsan po, yung mga pamilya, mag-asawa, pupunta ng church, tapos meron lang hindi pagkakaunawaan pag hindi na-treat properly, maging yung pagsamba po ay maapektuhan. Hindi sila mag-enjoy sa praise and worship, hindi sila mag-enjoy na sana'y tatanggap sila ng mayamang salita ng Diyos, pero nang dahil lang sa bitterness, hindi po na-treat properly, hindi po nila nakuha ang kagalakang bibigay ng salita ng Diyos. Amen. Malilit na bagay. It will take away your joy. Another dies in bitterness of soul. Another dies in bitterness of soul. Another dies never having tasted of prosperity. Ito po yung ating sinasabi sa mga pagsamba. Yung excited na excited ka pagdating ng Linggo, and then dahil lang sa isang traffic, dahil lang sa isang
driver na talagang hinihintay, yung pasahero na nagbibihis pa, nandun pa sa kanto, magagalit ka na, di ba? Mga simpleng bagay. Malit na ako kanini. Eh di maranong kang mako, baka nga malit. Di ba? Another dies in bitterness of soul, not every heaven, never having tasted of prosperity. Ito po yun. If this is one of the concern, this is one of the cares, anxiety, mga bitterness, cast all your bitterness, cast all your anger, cast all anxiety to Him. 1 Peter 5:8, because He cares for you. Gusto ng Diyos, mag-enjoy tayo sa pagsamba, ano man ang aberya sa daan. Let's go to church and enjoy the presence of God. Enjoy listening to the Word of God. Enjoy the praise and worship with God. Come on! Praise the Lord. Can you imagine, kahit po minsan pati ang Diyos, nagiging bitter po ang tao. Remember si Jabez, naging bitter po ang kanyang nanay. Kaya po na ang pangalan niya, Jabez means born in pain. Remember Naomi doon sa Ruth chapter 1, Ruth, the book of Ruth. Naomi, yung pong Naomi ibig sabihin pleasant, yung kanyang pangalan Naomi. Yung pong asawa niya, si Abimelech ba yung kanyang asawa, namatay. Yung dalawang anak, namatay. Natira na lang yung dalawang manugang niya. Kasama po doon si Ruth. At ang sabi sa kanya ng mga tao, Naomi, huwag niyo na akong tawagang Naomi. Kasi hindi naging fair. Naging bitter po siya laban sa Diyos. Mula ngayon, tawagan niyo lamang akong Mara. Mara ibig sabihin, bitter. Naging bitter po. And many more. Bitterness or jealousy. What about Cain na lang? Dahil sa kanyang bitterness, pinatay po niya kanyang kapatid. This is what we're trying to put an emphasis here. Na if bitterness will not be treated properly, hindi po na itinasuko sa Diyos, yan po yung magbubunga ng negative na bagay sa ating mga buhay. Amen. It will take away your joy, will take away your joy. Yeah? Bitterness will label you as a fool. Will label you as a fool. Tanda po natin, why would bitterness will label you as a fool? A fool. Tandaan po natin, ang ampalaya, inuulam. Ang ampalaya, inuulam, hindi po inaalagaan. Tama ba? Ulam po yan, hindi inaalagaan. Kaya nga, it will take away your joy, it will label you as fool. Dahil pag inalagaan po ang bitterness. Minsan wala lang kabagay-bagay. Isasabihin ng mga kaibigan mo, kakakilala mo, para ganun lang, yung bababa po ang pagtingin ng mga kakilala, kaibigan natin. Kung sa maliliit na bagay lang, nagiging bitter po tayo. We will be labeled as fool if we will not be able to control our temper. Yung anger po, magiging bitter po yan. Kaya nga, control your temper, for anger labels you as fool. Anger labels you as fool. Bitterness will label you as fool. Kasi po, people with understanding, tayo now that we are learning about this truth, about the Word of God, people with understanding, tayo po yun, with understanding, will learn to control their anger. Alam po natin ko kontrolin ang ating anger. Cast all your cares upon Him. Cast your anger all upon Him, your bitterness upon Him, because God cares for us. 1 Peter 5:7. Hindi lang po yung mga alalahan ng mga pangangailan, pati po yung sa ating mga spiritual, pati po ating emotional. God cares for all of those things. Yung ating kabuuan, mahal na mahal na mahal po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung pong pag hindi po kasi, sabi ko nga kanina, if we will not be able to control anger properly, magiging bitterness po yan. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory. It is to one's glory to overlook an offense. Minsan parang sasabihin natin, mahirap. Say, mahirap talaga. Kung sa ating pong sarili tayo, mananahan. Kaya nga, cast your care upon Him. Pagkatiwala po natin sa Diyos dahil
sa ating mong sarili, talagang minsan, maliit na bagay lang, hindi natin kaya. Pero pag pinagkatiwala po natin sa Diyos, wala pong imposible, wala pong mahirap sa Diyos. Amen. Amen. A person's wisdom yields patience. It is one's glory to overlook an offense. Hindi lang po yun eh. Patience talaga will, yung kagalakan mo, alis, tapos yung babansagan kang fool, stupid. Pero isa pa po, talagang pag hindi po natin na-control talaga yung anger na yan, yung bitterness, will give a devil a foothold. Ito po yung gustong gusto. Yes, yes, pag naging bitter ka, tapos naka-apak na, parang binigyan mo na ng yung line na talagang boundary, yung boundary na talagang hindi makakapasok ang demonyo, pero pag yung bitterness ay inalagaan mo, binigyan mo na ng foothold ang Diablo. Kaya nga, yung pag-isapan natin, the devil is like a roaring lion seeking for someone to devour. Pag nakita po ng devil na yan, dito, dito ko siya titirahin. Dito ako papasok. Yun po yung foothold na gagamitin ng ating kaaway. Kaya nga, don't sin by letting anger control you. Don't sin by letting anger control you. Yung pong nag-anger pa lang, talagang nag-anger ka lang. Pero pag hindi mo na-control yan, it will lead you to sin. It will lead you to sin. When sin, bring it forth. And when sin is finished, bring it forth death. Kumisan, sabi ko nga, tampo pa lang. Tapos, hindi naalis yung tampo. Naging galit na. Hindi alis yung galit, naging puot na. Then, to murder. Pag nakikita mo siya, umakyat ka siya doon. Yung, kumisa pati yung daan mo, kumikipot, tama ba yun? Lumiliit. Kahit araw ng bagay, magsimbaya ka niyan, pero service yan. Puwata na akong second service. Ikit me. At yung kaya ng second service. Minuli ka. Take away your joy. You will be labeled as fool. And hindi lang yun, binigyan mo ng foothold, ang devil, sa iyong buhay. Don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Huwag mo nga yung lubugan ka ng araw ng iyong galit, for anger gives a foothold to the devil. Ang sabi ng asawang babae sa kanyang mister, ating gabi na, bakit hanggang ngayon? Kasi meron silang konting tampuhan. Ating gabi na, bakit hanggang ngayon? Gising ka pa. Galit pa ako. Kasi kahit pala, huwag mo nga yung lumubong araw. Huwag mo nga yung lubugan ka ng araw ng iyong galit. Kaya hindi daw naalis ang galit. Kaya hindi siya natulog. Galit pa ako. Hindi ako matutulog. Joke niya po ito, may hili kayo. Anyway, tulitanin, no kalitaniras. Hatred stirs up quarrels kasi. Yung hatred, tapos yung bitterness. But love makes us for all offense. Kung hindi po natin papalitan ng pag-ibig yung hatred na yan, kakainin po tayo ng ating puot. At pag kinain tayo ng puot, alam po natin, pag naging bitter tayo, hindi mo alam na mamalayan. At kaya masakit ko dyan, siguro magpa-check ako, may ka-ulcer ka kasi hindi mo inalis yung hatred, yung bitterness sa iyong buhay. E yung pong galit na yan, hindi mo na mamalayan. Magbubunga yan ng iba't ibang kakaramdaman. Yung hatred, yung bitterness yan, sabi nga kanina, konting kibot lang. Pati yung minsan yung hatred, pati yung mga anak mo. Tapos ang sabi ng anak, nay, pengi po ng 500. Humingi ka ng 400. Anong gagawin mo sa 300? 200 nga ang hirap hanapin. 100 pa kaya? Nay, 20 na lang po. Baka pati yung 20 mawala pa. Hatred stirs up quarrels, but love makes up for all offenses. Put an end to your wrath. Put an end to your wrath and be no longer bitter. Tapusin na yung galit na yan. Alam po kasi natin, pag sa tao, yung sikat na terminology ng tao,
lintik lang ang walang ganti, di ba? O yung pong mga Fernando rito, bukas hindi ka nalulubugan ng araw. Bukas naluhod ang mga taa, isang bala ka lang, and so on, gasgas na upo niya, pero mahilig kayo pa niyang gasgas na lang. Put an end to your wrath, be no longer bitter. Do not give way to angry feeling, which is a cause of sin. Alam po natin kasi, sa tao, pag nasaktan ka, lagi sa tao, neutral po sa tao, ang pagganti, ang pagganti. Ano ba yung sabi ni Charles Windor, na share po namin sa aming meeting kahapon nito, the most effective form of retaliation. Kasi po, gusto talaga natin ang pagganti. Kaya nga, ang sabi po ni Charles Windor sa isa po niyang aklat, the most effective form of retaliation is the absence of retaliation. Leaving all vengeance to God. In so doing, to quote the scripture, Romans 12, we heap a burning coal upon the head of an adversary, which is nothing more than overcoming evil with good. Pag ginantihan mo ng masama ang masama, mas malaki pong kapahamakan. Pag ang isang apoy, talagang binuhusan mo ng gasolina o kaya alcohol, lalo pong lalaki ang apoy. Sa mag-asawa po, di ba kayo pong mga mag-asawa, mga tampuhan, pag ang isa galit, sinalubong mo ng galit, mamakbong po yung galit, lalong lalaki. Kaya nga po, put an end to your wrath and be no longer bitter. Do not give way to angry feeling, which is a cause of sin. Bitterness gives a devil a foothold sa ating mga buhay. Hindi lang po yun, bitterness. Nagiging daan po ito para hindi matugunan yung ating mga pananalangin. Bitterness will block your answered prayers. Will block your answered prayer. Paano po mahaharang ng bitterness pag tayo po ay nanalangin? Hindi ba ang sabi ng salita ng Diyos, whatever you ask, believe that you have received it. Believe that you have received it and it will be yours. Di ba yun ang sabi ng salita ng Diyos? Pero meron pong karugtong yun. And when you stand praying, ito po yun. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Tama, okay, and it will be yours. However, meron pong kasunod, hindi po natatapos doon. And when you stand praying, ito po ang ating pinag-uusapan. That will block your prayers pag hindi po natin ito ginawa. If you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Yung bitterness po, yung unforgiveness will block our prayers. Kaya nga, kumisan, ang dami mo namang ginagawa, talagang nagbibigay ka naman. Kumisan nga, sobra pa nga siya, 10% ay yung ibinibigay. Pero bakit? Sabi mo, Panginoon, pagpapalain mo ako. Bakit wala pa yung aking pagpapala? Kasi meron pang galit sa iyong puso. Nagbibigay ka lang talagang para magawa ang tungkulin. Parang obligasyon na lang ang ginagawa mong pagbibigay dahil sa iyong pagbibigay, meron ka palang nakatagong galit. Bibigay na naman ako dito, tapos meron namang pastor's appreciation day, meron pang prepare fruit, meron pang happy birthday Jesus niya. Diba? Mga maliit na bagay, yung pong pagbibigay, lagi po yung galing sa puso, lagi yung may pagmamahal. He who gives with a smile, ang sabi po ni Mother Teresa, he who gives with a smile is the best giver, for God loves a cheerful giver. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. In the same way, you husband, yung pong husband and wife, kahit po wala yung isawa, taas kamay. Ayan, sa atin po ito. Kaya bi ako po. You must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be a weaker than you are, but she is your equal partner. She is your equal partner in God's gift of a new life. Remember, alam po natin, a man shall leave his mother and father and shall cleave to his wife, and the two shall become one. A man shall leave his husband and
his mother and father and shall cleave to his husband. Hindi po ganun, no? Hindi po lalaki-lalaki yun eh. Husband sa wife po. So, lalaki, babae po, ang salitaan ng Diyos, husband and wife. And the two will become one. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. So, tignan po natin, talagang napakalalim po, napakalaman po ng mga salita ng Diyos patungkol po dito sa ating pinag-usapan. Kahit minsan na tampo lang, ay huwag po nating titreat na po, parang maliit na bagay lang. Pag ito po hindi na-control, tayo po ang argabyado. It will take away our joy. We will label as fool. And we are giving the devil a foothold. At yung pong ating mga panalangin ay mahahadlangan po. Hindi magkakaroon ng katugunan. And pati po yung ating eternal life, pati po yung ating buhay na walang hanggan, yung bitterness will make you lose eternal life. Bakit po? We can do the math. Paano ka pupunta ng langit kung meron kang bitterness, kung galit ka? Dahil yung pong paggalit ka, remember ang sabi po ng salita ng Diyos, noon kailangan ka munang pumatay bago ka mag-commit ng murder. Ne? Pero dito sa salita ng Diyos, tinignan mo lang daw, talagang galit na galit ka, talagang gusto mong mamatay ka na. Paglabas mo ng bahay tahanan ito, kahit po mga pamilya, ikaw na si Wael kang anak, paglabas mo ng bahay na ito, huwag ka nang babalik, sana mamatay ka na sa daan. Mga simpleng bagay, pero meron pong nangyayaring true story, mga ganitong mga magpapamilya, dahil po sa galit, nagkakaroon po ng problema, hiwalayan, nagiging broken yung family. Because of minsan, anger, tapos naging bitter, and then dahil po hindi na-control ng properly, yun po. This will make you lose your eternal life. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. Is still in darkness. Pag bitter po tayo, ibig sabihin, is still in darkness. Ang darkness po dito, hindi lang yung darkness dito, yung pong darkness, yung eternal darkness po ito, eternal darkness. Sa impyerno po ang ating pinag-uusapan. Kung if we claims to be in the light but hates our brother or sister, is still in darkness. Kaya nga, whoever claims to love God and hates his brother, sabi natin, love the Lord your God with all your heart. Hindi naman kining mabulukay. Bless the Lord, oh my soul. Lalucho din naman, eh, pamimayat ka na ako, oh my soul. Mga simpleng bagay po, di ba? Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother or sister whom they have not seen cannot love God whom they have not seen. Marami pong mga simpleng bagay po tayo. Uminsan, yung katabi nyo lang, lagay niyo yung kasipin nyo, kaluguran niyo yung kasipin nyo. Siyempre, yung kasipin mo yung love, yung asawa mo, kaluguran mo yun eh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, are we following? Nasusunan po natin ng ating pinag-usapan. Bitterness. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. Ito po yung ating sinasabi kanina. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Ito po yung magbibigay daan para hindi po tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, we really need to control, treat bitterness properly. Pwede po, yan, baka sabihin natin imposible, pero talaga sa tao walang imposible. Pero pag sa Diyos po, sa Diyos natin, sa tao imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Walang mahirap sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. So we really have to, yung pong bitterness talagang, it will take away your joy. It will label you as fool. It will give the devil a foothold. Will block your answered prayers. And then ito pa yon, ang pinakamatindi. Pag hindi po natin yan, ikinimisal sa Diyos, naalagaan po natin. Kasi po, pag inalagaan yung bitterness,
it will lead talaga. Yung pong iyong pananampalataya, maapektuhan po yung iyong pananampalataya. Kaya nga, lagi po nating 1 John 1:9, confess our sins. He is faithful and just to forgive us our sins. It doesn't necessarily mean na hindi na po tayo ma-offense, magagalit. Pero ang pinag-uusapan po natin, kailangan po natin laging isuko sa Diyos, ibigay sa Diyos yung mga problema niya, yung mga alalahan niya, yung mga sakit na yan. Dahil alam po natin kung pag-uusapan lang ang mga sakit, ang mga offenses, wala na pong ihigit pa. Kahit kay Apostol Pablo lang, ang dami pong offenses ang inabot ni Apostol Pablo. Even Stephen na talagang pinapangaral lang ang salita ng Diyos, pinagbabato si Stephen hanggang mamatay dahil lang sa Diyos. Dahil lang sa Diyos. Kung dahil po sa Diyos ang pananampalatayang ito, ipaglalaban po natin ang dahil sa Diyos, ang ating pananampalataya, huwag po nating hayaang manalo ang ating kaaway sa kanyang taktika para po niya tayo mahila, madaya sa kanyang mga taktika. Ang sabi po ng James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. Huwag po tayong, sabi po din, huwag tayong maging padalos-dalos. Quick to listen. Slow to speak, slow to become angry. Magagalit po tayo, ma-open po tayo, pero we have to give it all to Jesus. Give them all to Jesus. Because human anger does not produce the righteousness of God the desire. Yung human anger po, mag-produce po yan ng paghihiganti, mag-produce po yan ng bitterness, at pag naging bitter ka, maraming pong epekto ang bitterness. Nakakadelikaduan, hindi ka makausap ng maayos pag yung pong anger hindi nawala sa iyong puso. Kaya nga, meron pong talagang susi. Ang pinakasusi po dito sa bitterness, forgiveness po ang pinakasusi. The key para po ma-overcome natin to. Ito po yung ating pinag-uusapan. Itatak po natin ito. The key, yung pong bitterness, na yung bitterness, yung anger. Kasi po, pag hindi po tayo nagpatawad, tayo po ang argabyado. Ito pong ating pinag-uusapan, mawawala po ang ating kagalakan. We will be labeled as fool. Yung devil po binibigyan natin foothold, yung lugar sa ating buhay. It will block our prayers. Yung pong mga panalangin natin ay merong hadlang po itong bitter na ito. At yung pong pinaka yung pong eternal life po natin, mawawala. Sayang po yung ating pagbibigay ng ating puso sa Diyos kung mawawala lamang ang kaligtasan niyan ng dahil lang sa bitterness. Kaya nga po ang key, pinakasusi, Forgiveness. Ang sabi po ni Corrie Ten Boom, yung pong forgiveness kasi, bago po kay Corrie Ten Boom, si Philip Yancey, forgiveness is a natural act. Hindi po natural. It violates nature and culture. Yan po sabi po ni Philip Yancey, forgiveness is an unnatural act. It violates nature and culture. Yung po kasing culture ng tao, maghiganti. Kaya nga, it violates that. It violates nature and culture. Kaya nga po ang sabi ni Corrie Ten Boom, forgiveness is not an emotion. Forgiveness is an act of the will. And the will can function regardless of the temperature of the heart. Regardless, talagang masakit. Hindi ko kaya ito, masakit ang kanyang ginawa sa akin. Gusto ko magiganti. Pero ayan po, it is na yung kasing emotion mo, tatalunin tayo ng ating mga emotion. Pag pinairal po natin, pinauna po natin ang emotion. Pero forgiveness is an act of the will. And the will can function whatever, regardless of the temperature of the heart. So watch yourself. Tingnan po natin. Watch yourself. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Patatawarin kita. Next year na lang kita patatawarin. Masyadong marami ang atraso mo sa akin. Tapos, baka sakali pagdating ng Pasko, patatawarin na kita. Paano kung bago dumating yung Pasko, na-aksidente ka? Kaya po na ating
pinag-funeral kagabi, 56 years old, may aksidente niya po, si Ebalan din, trackmate niya. Paano kung gano'n ang nangyari? Paano kung bago ka nakapagpatawad, nauna si kamatayan sa iyo? Forgiveness will not let you enter heaven, yung eternal life. Even if they sin against you, 7 times in a day and 7 times comes back to you saying, I repent, you must forgive them. 7 times? Ba't tatawarin ko siya 7 times? Yung isa lang talagang nahihirapan na ako 7 times? Ano po? Salita po ng Diyos ang nagsasabi. Salita ng Diyos, matalim ang salita ng Diyos. Matalim po ang salita ng Diyos. Even if they sin against you 7 times in a day and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, ito po yung sabi ng apostle. Tayo po, ganito rin. Lord, increase our faith. Increase our faith, he replied. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, yung pong ating sinabi kanina, mulberry tree, malalim ang kanyang ugat, sobrang lapad ang kanyang ugat sa ilalim. Pero, sabi po niya, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Nasa Diyos po talaga ang sikreto, yung pagpapatawad. Nasa Diyos po ang siya pong nagsabi kung hanggang kailan tayo magpapatawad. Ibig sabihin, wala pong hangganan yung pagpapatawad na turo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po ang Panginoon. The difficulties in life are not intended to make us, the difficulties in life are intended to make us better, not bitter. The difficulties in life are intended to make us better, not bitter. So, ang question po, bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan, meron po isang kaibigan si Charles Swindoll. Si Charles Swindoll po, kaibigan po ni Dr. Newman Hall. Dr. Newman Hall, na sumulat ng isang aklat, pamagat ng aklat niya, Come to Jesus. Come to Jesus. Yung pong aklat niya, meron po isang preacher na sumulat against ridicule, talagang niredicule po niya ng isang preacher na ito ang aklat ni Newman Hall. And so many talagang pinabayaan ni Newman Hall. However, yung pong critics ng sumulat na ito, gained popularity, naging viral po yung critic ng sumulat na ito laban sa aklat ni Newman Hall, Come to Jesus. So nag-decide po si Newman Hall. Gumawa siya ng retaliatory pagsulat na retaliation. Talaga pong sinulat niya ang lahat ng gusto niya sabihin, ang lahat ng kanyang bitterness, inilagay po niya sa sulat at ipadadala na niya doon sa sumulat na critic sa kanyang aklat. At bago po niya ito ipadala, pinabasa po niya ito kay Charles Spurgeon. Binasa ni Charles Spurgeon, maganda itong sulat mo. Talagang nararapat lang na malaman ng sumulat niya, nag-critic ng iyong libro ito, ang lahat ng kanyang sinabi sa iyo. Tama lang. Pero meron kang nalimutang isang bagay, sabi niya. Doon sa ilalim ng iyong pangalan, nalimutan mong isulat the author of Come to Jesus. The author of Come to Jesus. Nagkatinginan po yung dalawa at pinunit po ni Newman Hall ang sulat. When we come to Jesus, when we come to Jesus, lahat po ng pait, lahat po ng anger, lahat po ng bitterness, ang ating Panginoong Kristo Jesus, siya po ang mag-aalis ng mga yan. Dahil long before, pinakita na po niya doon sa krus ng Kalbaryo kung ano ang forgiveness. Abang he was hanging on the cross, ang sabi po niya, Father, forgive them. Hanggang kailan po tayo magpapatawad? Kayo po ang makakasagot. Meron pa bang dapat isuko sa Diyos? Meron pa bang dapat isuko sa Diyos sa bagay ito? If there is, kayo po,
Just sing to the Lord. Stand, confess to the Lord. Sabihin niyo sa Panginoon, ang inyong puso, huwag ka!